shout out. We acknowledge and thank you for subscribing. Lou M. Vlogs, Clara Lemon, Julia Beauty Corner, Johar Gwins, Provincia Life, Mamshi Carable, July Backyard, Traveling George, Rosana Barcelona, Cesca TV, Ethel Puhay, Vince and Jenny. Para sa karagdagang mga kaalaman, pakibisita na rin po ng kanilang mga channel. Totoo nga ba ang Mother's Instinct? Heto ang pananaw ng mga expert. Alamin din dito ang ilang ways para makatulong kontra sa stress na nararamdaman ng mga mommies. Welcome to Denzel Parenting TV. This channel covers everything from the latest baby news, parenting tips, relationship tips and pregnancy advice. Kung gusto mo ng ganitong topic, mag-subscribe lamang sa ating channel and tap the bell button. Tumutukoy ang mother's instinct sa kakayahan ng nanay na mag-response o makaramdam agad sa pangangailangan ng kanilang mga anak, o hindi kaya ay kung may kinakaharap itong challenges. Alamin natin kung ano ang tingin dito ng mga expert. Sikat na sikat ang mother's instincts na kaisipan para sa parents at soon-to-be parents. Ang pagkakaroon ng instinctive desire ng babae kung paano dapat alagaan ang bata ay madalas na ini-expect ng lipunan. Ano nga ba ang mother's instinct at bakit ito napasa-pasa sa kada henerasyon? Ano nga ba ang mother's instinct? Sa pagbibigay ng kahulugan ni Dr. Catherine Monk, isang psychologist at professor ng medical psychology sa Columbia University Medical Center, tumutukoy raw ang mother's instinct sa inborn o natural na kakayahan ng isang nanay sa isang certain na stimuli. The word instinct refers to something innate, inborn or natural involving a fixed behavioral response in the context of certain stimuli. Ito raw ang pagtingin ng lipunan na automatic ng mayroong part sa isang nanay ang ilan sa caregiving behaviors. Mother's instinct din ang nagtulak sa mga tao na kinakailangan nilang mag-anak dahil alam naman na nila ang gagawin once na lumabas na si baby. Sa panahong ito, nagki-kick in daw ang instinct at instant na feelings ng motherly love. Dahil daw dito, nagdudulot pa ng labis na pressure ang ganitong pagtingin sa mga nanay. Kaya tuloy nakakaramdam ng matinding pressure ang maraming mother dahil dito. Kaya nga ayon din kay Monk, exaggeration din daw ang ganitong pagtingin. The idea of a maternal instinct can be quite exaggerated. Makikita ang masamang epekto ng mother's instinct sa iba't ibang paraan, kabilang na dyan ang nakaka-contribute sa postpartum depression dahil sa labis na pressure na dala nito. Madalas na maramdaman ng mommies ang failure kapag hindi na-meet ang expectations. Pagkaramdam ng pagsisisi sa sarili o self-blaming. Pagkaramdam ng labis na pagkahiya sa sarili. Pagkakaroon ng feeling na hindi parating enough para maging ina. Pagpapayo pa ni Monk, mahalaga raw na malaman ng mommies na ang parenting ay natututunan at hindi basta-basta na lang nakukuha once na magkaroon ng anak. To manage this kind of pressure, it's important for moms and moms to be to remember that parenting is absolutely a learned behavior with significant influences from the past and a lot of opportunities to gain new influences and training in the present. There is no one way to be a good mom, strategies that will help you cope with mommy stress. Imposibleng mommy ka at hindi ka pa na-stress, lahat pagdadaanan ang ganitong problema. Marami na kasing responsibilities ang kailangan mo nang intindihin at isipin lalo at mayroon ka ng anak. Ayon sa ilang pag-aaral, malaking factor daw ang pagmamanage ng stress upang magkaroon ng magandang relasyon sa anak. Narito ang ilang strategies na maaaring makatulong sa iyo upang hindi gaanong ma-stress bilang nanay. Alamin ang signs ng stress sa iyo. Mahalagang nagbibigay pansin sa mga senyales na ikaw ay stress na. Dapat lang na inaalam mo ito ang physical signs upang malaman kung ano ang sinasabi ng katawan mo sa iyo. Nakakadagdag kasi ito sa maaaring maging mood at pakikitungo mo sa mga nakapaligid sa iyo. Bigyan ng me time ang sarili. Hindi ka dapat nakokonsensya sa tuwing nagpapahinga dahil okay lang ito sa maraming pagkakataon. Huwag mag-guilty na binibigyang time ang sarili dahil kailangan mo ito. Hanggat ligtas ang iyong mga anak sa iyong pagpapahinga ay ayos lamang ito. Maaari i-try ang meditation, relaxation techniques, at abdominal breathing. Kumanap ng activity na maaaring gawin as a family.
Magandang nag-iisip kayo bilang pamilya ng particular na activity na maaari ninyong na-enjoy together. Kahit ang simpleng walking, biking, jogging, o swimming ay magandang way na para magkaroon kayo ng bonding. Humanap ng support group o community. Malaking tulong ang paghahanap ng grupo ng tao o kakilala na may kaparehang pinagdadaanan sa iyo. May mga kaparehong nanay ka rin kasi na pinagdadaanan ang ganyang kalagayan na may kakaya ng bigyan ka ng payo kung ano ang ginawa nila dito. Maaari ka rin makakuha ng positive feedbacks o validation mula sa mga channel na ito. Maraming salamat sa panunood. Para magiging updated ka sa mga ganitong topic about pregnancy concerns, parenting tips, relationship advice at family cares, panatilihing mag-subscribe sa ating channel, paki-like na rin at mag-comment kung ano ang masasabi mo tungkol sa ating topic ngayon. See you on our next video!